Ayun siya guys, kung mapapansin ninyo, yung laman ng GCash natin ay 7,168.73 na. So hello guys, welcome back sa ating panibagong tutorial. Ngayon ay i-share ko lang sa inyo kung paano ba natin ilipat yung laman ng Shopee Pay natin into GCash. Bale guys, may laman kasi yung Shopee Pay ko ngayon at gusto ko ilipat sa GCash. Ngayon ay punta lang tayo sa ating Shopee account. Ito siya guys, open natin. So ito yung pinaka dashboard ko. So ngayon ay punta tayo dito sa account natin. So ayan, dito lang tayo sa account natin. Ito mapapansin ninyo yan sa ilalim, yung Shopee Pay mayroon akong 6,059.30 pesos. So i-open lang natin yan. Then dito sa Shopee Pay, kung mapapansin natin ito, mayroon tayong 6,059 pesos from Shopee. So ayan ay refund guys, kasi may nabili akong product sa Shopee na medyo may problema. Kaya binalik ko din, ito na yung refund sa atin ni Shopee. Kaya maganda rin kumuha dito sa Shopee na to, kasi talagang legit din talaga, marirefund din talaga yung mga ginastos natin kapag defective yung naipadala sa atin. O kaya maling item. Ayan. So ang gagawin lang natin dito, punta tayo dito sa send money. Yan, send money. Tap natin yan. Then, dito, send to other e-wallet. So, tap natin yan. So, ito na siya guys. Fill upan lang natin siya. Full name natin. So, ilalagay natin yung full name natin guys. Then, e-wallet. Tap natin yan. May mga options dyan guys. Yan. GCash, GrabPay. So ayan, iba't ibang options. Dahil sa GCash natin ililipat, select natin yung GCash. Yan. Then phone number. So yung number ng GCash natin, 57 09 05 64 1 3 57. So ayan na siya guys. Tapos ni-next lang natin yan siya. Then ito, pwede natin i-off, pwede rin natin i-on. So i-save natin yung recipient or tayo, yung GCash natin. Save na natin dyan. So, pero bago yan, puntahan muna natin yung GCash ko para may pakita ko kung ilan yung laman ng GCash ko. At makita talaga ninyo na legit na lumipat doon. So, minimize lang. GCash tayo. So, titingnan natin yung laman ng GCash ko ngayon. So, lagay tayo ng pin natin. So, ayan guys. Meron tayong 1,128. So, ipapakita ko magiging 7,100 plus na yan siya pag na-senda natin sa GCash natin. So, minimize na natin. Balik tayo sa Shopee. Yan. Then, i-continue na natin to. Kapag na-sure na ninyo na tama yung information na hinihingi dito, in-next lang natin. So, ayan. Next natin. Review ko muna. 0905. Mali nga. 09 05 2 4 6 8 10. So ayun, di ba, muntik na. Pero hindi naman mag-proceed yan kapag kulang yung numbers. Pero i-sure ninyo ha, 2 4 6 8 10 11. So next natin. So ayan, ilalagay natin kung ilan yung amount na ililipat natin sa GCash natin. So, syempre, 15 pesos guys yung transaction fee dito. So, kunin natin ay 6,040. Sige, 6,040. So, ayan. Ayan ay optional purpose. Then, next lang natin guys. Ayan, next. Then, send money now. Ayan. So, biometrics. For security purposes yun siya guys. So ayun na siya. Na ipakita na na-transfer na natin yung pera natin sa GCash. So titingnan natin. Oh, ito yan siya. Oh. Yung payment method, Shopee, total amount, send money amount, admin fee. Oh, ayan, may admin fee din pala sila guys. So okay lang natin yan siya. Completed now sa ilalim. Completed time. Yung date nakikita rin. So okay natin.
punta, check natin kung nabawasan na dito. O, ayan siya guys, so transfer send 6,055. So, nakuha na natin 6,040 dito. Punta tayo sa GCash natin. O, ayan siya guys, kung mapapansin ninyo, yung laman ng GCash natin ay 7,168.73 na. So, successfully na nalipat natin yung pera natin mula dun sa Shopee Pay papunta sa GCash at mas magagamit pa natin sa maraming purpose itong pera na nilipat natin sa GCash.